Hi guys! Good afternoon! So, medyo mahina yung boses ko ngayon kasi ayokong maka-istorbo dun sa mga flatmates ko. Pero I want to show you my room dito sa hospital accommodation kung saan ako nagtatrabaho. So, this is the third house sa hospital accommodation. This is Cecil House and I am in flat 1. And this is my room, room 1. So, I'll show you my room. So, ayan. Ayan, ito yung room ko. Pagpasok mo to the left ay nandun na yung toilet and bath. So, this, yung hospital accommodation na to, itong house na to, it's en suite. Ibig sabihin sa isang room, you have there your own toilet and bath. So, pagpasok mo dun sa left side, nandito yung toilet and bath. So, this is the toilet. I have my own sink. And this is where I have the shower. So, this is the shower area. There. And then, I just want to show you kasi I'm already living here for October, November, December, January, February. So, I'm already living in this room for 2 years and 4 months already. Pero, you know, this one, this mirror, I think I just found out, siguro mga less than a year ago, na ano pala siya, na cabinet pala siya, storage pala siya. So, mga more than 1 year na, lagi ko lang siya, parang feeling ko ano lang siya. Salamin lang siya. Tapos, meron lang akong napansin dito. Sabi ko, ano kaya to? Tapos, nung binuksan ko, storage pala siya. So, ito ko nilalagay yung ibang mga bathroom essentials ko, yung mga skincare products, yung mga dental products. So, dyan ko siya nilalagay. And yung mga essential lang here, like hand wash, facial cleanser, toothbrush, and toothpaste. So, ito siya. And my dito. Ayan. Nandiyan yung toilet, yung towel ko and then yung face towel. So paglabas naman natin, makikita nyo is yung shoe rack ko. So itong shoe rack ko, maliit lang siya, simple lang siya, and ito yung mga some of the shoes na ginagamit ko for winter. I might be changing them soon kasi pa-end na yung winter at pa-start na yung spring. So, I will need to itago na itong mga winter boots and palitan siya ng mga sandals and yung mga flat shoes ko. So, yung ginagamit ko na pang-duty is this one. Ito. Yan. Tapos, yung mga some of mga high heels, white rubber shoes and mga high heels, mga sandals. So ayun, konti lang naman yung shoes ko and ayoko namang i-overcrowd itong room na to. Itong room ko pala na to, maliit lang siya and for me, okay na ako dito, contented na ako. A lot of my friends are asking me bakit hindi ako lumipat, hindi ako nag-move out dito sa accommodation and lumipat ng isang sa ibang bahay. And for me naman, nafe-feel ko talaga, I'm already happy here in the accommodation. I like my room, na maliit lang siya, na everything that I need is already in here. And okay naman yung mga flatmates ko, magkakasundo naman kami and gusto ko sila. So sabi ko, saka para mas na-enjoy ko yung privacy ko dito kasi as a person, I'm very introvert. So, sometimes gusto ko lang talaga na mag-isa, mag-stay dito sa kwarto. Kapag nandito ako sa kwarto, what I'm doing, sometimes I'm reading books, sometimes I'm just watching YouTube videos, sometimes nagbablog ako, or sometimes nagbablog just right now. So, I like my time alone and then, for example, may mga times naman na gusto ko makasama yung mga friends ko. So, minamessage ko sila and then we go out, we go to the Richmond Park, we eat out, we spend time together. So, yon for me, happy talaga ako dito. And, eto,
So when I arrived here, ano lang siya, plain lang siya na kwarto. Pero they already supplied, meron na ditong bed, may bedside table. Meron ditong merong own table na to, saka itong cabinet na to. So lahat talaga ng kakailanganin mo to work ay nandito na. So for me, what more could I ask for? So I have here at the bedside some of my stuff, because I love reading books and I also love writing. So for me, for example, at the middle of the night or before I sleep, I have my thoughts. So marami ako dito mga susulatan lang para lang maisulat ko kung ano yung thoughts ko na yun. Kasi para naisip ko, for example, if it's a good idea, and then matutulog na ako, makakalimutan ko na siya the next day. So number one, tape, if you have a great idea, write it in a paper and do not trust your memory, cause most often than not, makakalimutan mo sila. And some of the books that I'm reading right now, nandito, I borrowed it from the hospital's library. Ayan, madami dyan. And this one, ayan, tumutunog siya. So, binili ko siya outside the church in St. Pius. So, one time, meron doon mga nagtitinda na from Israel, because at that time, merong crisis doon sa country nila na nagkaka-problem doon sa tourism nila kasi nga may war. So, yung source of income ng mga tao doon naapektuhan. So, what they did is that they bring some of the products here in the UK and binibenta nila. And yun, bumili ako. Yan. And my alarm clock, kasi kailangan talaga, lalo na kapag day shift, kailangan gumising ng 6 o'clock a.m. para sa duty ko ng 7:30 p.m. At kapag night shift naman, kailangan kong gumising ng 6 p.m. para sa duty ko ng 7:30 p.m. And this is my bed, my single bed. So for me, okay na okay siya yung size, even if it's a single bed. Parang for me, it's more than enough. I like it. I'm comfortable in this bed. So, yun. And then, nandito na yung window ko. You know what I like about this room? Yung sa lugar ng room ko is that yung window niya, merong tree dun sa harap. So, kapag spring, ang ganda ng view ko sa umaga kasi may mga leaves, may mga flowers. And then kapag summer naman, nabablock ng tree yung sunlight. Eh kasi dito sa UK, sometimes kapag summer, it gets very hot. So yun, parang sabi ko, ang swerte naman na merong tree dun sa harap ng kwarto ko na kahit mainit, ayun, nabablock yung sun. So ibubukas ko lang talaga yung bintana ko. And then, okay na ako. Just like today, it's already almost the end of winter dito sa London. Pero, mainit na. Nakikita nyo. Siguro mga nasa 19 degrees to. So, kahit na mainit yan, okay lang. Kasi may nakaharang naman na puno. So, hindi ko nararamdaman yung sobrang init. And hindi ko kailangan bumili ng electric fan. And then, dito naman tayo sa aking study table. Medyo marami lang gamit. So, na nga pala, this is the bag that I am using sa pag nagwo-work ako. I like it. It's very cute. Simple lang siya. And, what else pa? Ito, I have here water in the table kasi I'm always thirsty. Tapos, bumili rin ako ng printer. Ayan. This printer, it was sold on sale lang siya nung time na binili ko siya. So, for me, sabi ko parang gusto ko mag-print ng mga pictures ko na kinukuha ko dito sa camera phone. Kasi picture lang ako ng picture, pero hindi ko naman siya nakikita physically. So, what I did, binili ko to. And then, sometimes,
ngayon nagpiprint ako ng mga pictures ko, even if yung quality ng pagkaprint na is not as beautiful dun sa quality na kapag nagpaprint talaga tayo. But anyway, it's fine. Saka yung mga ibang documents and ibang files. Ayan, we're back. So, ito yung printer. Meron ako ditong yung lamp. Tapos, I have my laptop na I use. Sobrang dalas ko siyang gamitin. Tapos, I have my vanity mirror here. And then, ito, yung mga boxes na to are from Birchbox. So, makikita nyo yan dun sa isang vlog ko na nag-subscribe talaga ako sa Birchbox. And sobrang happy ako dun sa mga beauty products and skincare products na pinapadala nila sa akin every month. So, mahilig din ako kasi mag-makeup. So, I have here the makeup brushes. Meron ako dito yung moisturizer ko. Dito naman is yung mga ball pens, pencils, scissors, yung mga school products. And then, ayun, some of the makeups na I rarely use na. So, dito naman tayo sa aking closet. Itong closet ko, maliit lang siya. But for me, it's already enough. Ay, by the way, papakita ko pala sa inyo yung laman ng nung mga dito sa drawer ko. Dito sa pinakataas, nandito yung mga skincare products or mga body care products. Nandito yung blow dryer ko and then yung hair straightener at yung mga iba pang mga gamit. And ito. Ayan. And yung laman niya. And dito pala, sa beside the bedside table, nandito yung some of my jewelries na gusto ko lang siya naka-expose para hindi ko siya makalimutang gamitin. Na parang kahit kasi 'di ba kapag ang tendency natin kapag nakatago yung mga jewelry or nakatago yung mga products natin, yung mga gamit natin, nakakalimutan natin at hindi natin sila nagagamit. So ayun, in-expose ko siya para nakikita ko siya. Hindi ko siya makalimutan gamitin. Ayun, some of the clothes na nagamit ko na tapos na pwede ko pang gamitin ulit. And dito naman sa aking closet, ito lang siya. Ayan. Ito siya. Ayan. So, nandito yung mga pantulog ko, yung ibang mga sweater ko, at saka yung mga ibang top ko na pwede kong gamitin. Nandito naman sa gitna, nandito yung mga dresses, yung uniforms ko. Ito. These are my 3 sets of uniforms. Ito siya. Ayan. Ni-ready ko na siya for tomorrow. Kasi duty ako bukas. So, ayan. 3 sets of uniforms. 3 sets lang yung binigay sa amin. Kasi yung duty namin, in a week ay 3 shifts. 3 or 4 shifts lang. So, 3 sets of uniforms lang yung binigay sa amin. And yun, pinili ko yung dress. Kasi I like wearing dresses. So, ayan siya. So, na-plan siya ko na siya. And ready na siya for tomorrow shift. Nandito yung mga sweater ko. Yung mga... Ito, baka tanggalin ko na siya dito. Kasi mag-spring na eh. So, mainit na. So, hindi na siya appropriate gamitin sa spring season. Ayan. Some of my dresses. Ayan. Konti lang naman siya. And for me, okay na yung space na to. Okay na siya. It's already enough. Ayan. Ito yung iba kong mga towels and handkerchiefs. Ayan. Body towels, face towel. Dito naman sa baba are my underwears. And yung mga socks and yung mga black stockings. And yun. Knickers. Ayan. Dito naman sa pinakababa, yung mga bottom ko, yung mga trousers, mga pants. Yun, mga pants. Ayan. Yan lang siya. Ito lang yung room ko. So,
you know, this room, isa rin sa mga reason kung bakit ako nag-shot ng video na to. I know naman, sooner or later, I will also need to leave this place. Nga, so katulad ng sinabi ko kanina na I know that the time will come that I may need to leave this place. That's why nag-shoot ako ng video dito kasi alam kong mamimiss ko tong kwarto na to. And ayun, so hanggat hindi pa nangyayari yung time na yun, I'm still here enjoying the place. So ayun, when I arrived here, this was very plain. I think no matter what the size of our room is, ang importante is that we personalize it and that we're happy in it and that we're comfortable and that we feel at home dun sa personal space natin. So, yun lang and have a great day. Bye!